Hello, welcome back to my YouTube channel, and we're here for another unboxing video. So, of course, ang i-unbox natin, panibagong equipment na naman para sa ating lights and sounds na gagamitin. So, ito yung magiging DMX controller natin para sa ating, para dun sa dalawa natin bagong BIM 230 moving heads. So, order tayo sa Shopee ng DMX 384. Kasi medyo nahihirapan ako dun sa DMX 512. Besides, ginagamit natin yung DMX 512 natin dun sa front lights natin. So, kaya nag-separate tayo ng controller para sa computer. At mas magagamit natin lahat ng function ng computer din muli. So, i-unbox natin ngayon yun. Pero bagong lahat, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, aking YouTube channel, subscribe naman. Paki-like and share na rin po ng video na to. At huwag na huwag niyo po kakalimutan i-hit yung notification bell para every time meron akong mga bagong uploads na kagaya ng para pagka meron akong mga bagong upload na videos kagaya nito, eh lagi po kayong updated. Tara na, samahan niyo ako. Ito yung i-unbox natin galing sa Shopee, hinatid na mga taga JNT. $2,906. So mukhang okay naman yung pagkakabalot niya. So yan. So tara, buksan na natin. Okay. So natin, ano to? DMX 340. So pakonti-konti na nakukuha natin in the past days. So, luckily, swerte tayo. Binidinig ng Diyos yung mga panalangin natin. Every week, meron tayo laging event. Hindi tayo mawawalan. Sana magtuloy-tuloy hanggang next year. Hanggat nandito ako sa Pilipinas, sana tuloy-tuloy para hindi tayo naiinip sa paghihintay natin sa ating hinihintay na papeles. Ayan. Okay naman yung pagkakabalot. Ayan muna natin ito. So, ayan siya. DMX controller 384. Dapat ang bibigyan ko sana yung 512 max. Yung may ano na yun eh, parang may rotational gear na yung ano niya. Kaya lang every time na nag-ano tayo sa Shopee, ang mga merchants doon laging ano, lagi silang walang option na cash on delivery. Gusto nila na uuna kagad yung payments. Eh, medyo nagda-doubt tayo kasi medyo mababa yung presyo na. So, ang laman ng box. Ano ko ba yan ito? So, yun. Ang laman ng box. Meron siyang USB LED light. Okay. Okay ito. Tapos, meron siyang user's manual. Then, sa loob ng ano niya, meron siyang, of course, yung power supply niya, meron siyang adapter. Dapat talaga nilalagyan na natin ng mga marks yung ano natin kasi masyado na maraming ganito natin. Baka rumble. Okay, then, so kung titingnan niyo yung pagkaka-box niya, okay naman, safety. Tapos meron siyang mga style support.
mabigat siya. Kumpira mo siya dun sa mga. So, diba? Ganda niya. So, eto nga, mga idol, at i-review natin tong DMX natin, DMX 384B. Sabay, susubukan din natin yung beam natin, at susubukan din natin tong mga wireless nating XLR connector. Okay. Wait, setup muna natin. So, dito, ang gagamitin natin itong male. Itong male lagay natin dito. Okay. So, may lagay na natin siya. Saka natin saksak. Tapos itong receiver sa kabila. Dito tayo sa... Yan, saksak natin dito sa outlet natin. Tignan natin siya mag-green. Ibig sabihin, pag nag-green, yun. Ibig sabihin, nagli-link na silang dalawa. Okay. So, naka-on na tayo. So, may nakasave na akong program dito sa, ano, sa blackout lang natin siya. Ayan. Sa back 8. Simula natin sa bank 1 muna tayo. Ayun o. Bank 1. Ayan. So, ayan yung program natin. Lalayo tayo. So, ayan sila. Kaya, dito tayo para makita natin mo. Tingnan natin yung mag-bank up tayo. Ayun, bro, sakit sa mata. So yan, bank up ulit ha. Bank 3 natin. So yan. Ayan yung beam natin. Beam 230. Ito rin ang DMX 384V. Tsaka yung mga wireless nating XLR connector. Back up ulit tayo. Back 4. Strobe naman yung mga yan. Strobe. Back 5. Bank 6. Alam ko man nakapag-save na hanggang bank 11 dito. Tingnan natin. Bank 7. Bank 7 tayo. Back 8. Back 9.
bank din. Bank 11. Puro BIM lang to, yung 11. Bank 12. Oh, wala pa palang baklaman yun. Bank, ano natin. Okay. So, mukhang ayos naman lahat so far. Pero ang hindi lang ayos tong BIM 230 natin, parang hindi triple prism tong nabili ko. Parang dinenggoy ako nung pinagbilan ko. Shout out dun sa pinagbilan ko. Hindi triple prism to, parang hindi ko nga alam kung dual prism to o ano. Parang naano ako dun. Napeki ako. Anyway, bahala na yung Diyos sa kanya. Although, mapapakinabangan ko naman yan eh. Babawiin ko na lang yung puhunan ko dyan sa BIM na yan. Kasi, sa ayat sa gusto naman natin, meron at merong magre-rent yan. Tsaka, hindi naman tinitingnan yun kung triple prism pa yan, dual prism man yan o double prism. Ang importante, may BIM. Tsaka, may mga play tayong yan, kagaya nito. Yan, diba? Diba? Maganda naman siya eh. Ayan. Oh, wala na siya. Then, maganda naman siya eh. So ano na rin to, kumbaga, satisfied naman na ako, okay na ako dito, ito yung pinagkaloob ng Diyos sa atin, so okay lang yan, okay, so yun mga idolo, kagaya ng dati, tatapusin na muna natin yung video natin dito, tsaka medyo gabi na rin, 10:30 na, nagugutom na ako. So sa lahat po ng hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, pa-subscribe naman, paki-like and share na rin po ng video na to, at wag nyo pong kakalimutang i-hit yung notification bell para every time na meron akong mga bagong upload na video na kagaya nito, lagi po kayong updated. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye! Para lumakas yung signal at medyo malakas yung isa sa main speakers natin.